Hey, what's up guys? And welcome back again for another vlog. And today's video ay ituturo ko sa inyo kung paano mag-install ng CatEye Velo 7 sa ating mga bike. And before we start the video, intro muna tayo. Let's go! So ayun guys, at ituturo ko sa inyo kung paano mag-install ng bike computer sa ating mga bike. So ang gagamitin kong CatEye Velo 7, ito yung old na CatEye Velo 7 ko. So ayan. So ayan. Still gumagana pa rin naman. So meron lang siyang merong nakaganito na circle. Parang umitim na siya kasi 3 years ko na siyang nagamit. So ito lang yung gagamitin ko para ma-demo ko sa inyo. So ayan. So kapag bibili ka ng bago, so naka-include na yan sa box, which is the bike computer, the computer bracket na may kasamang wire, at saka sensor. At meron ding wheel magnet, at saka zip tie, or cable tie. At saka meron din yang double-sided tape. So sa akin is nakakabit na siya sa bike dahil ginamit ko na to. So ayun guys, at proceed na tayo kung paano ito gamitin. So ayun guys, kapag bago pa ang inyong CatEye Velo 7, so meron pa yung nakalagay na film protector, so kunin nyo na lang. So sa nakikita nyo dito sa harapan, meron yung tinatawag na mode button, itong button na nasa gitna. Tsaka sa likod, meron kayong makikita dyan, ang dalawang button, so ito, tsaka ito. So dito sa right side, meron yung nakalagay na AC. Tsaka dito sa left side, meron yung nakalagay na set. So, paano naman siya gamitin? So, okay. So, i-set up na natin to at i-reset ko na lahat. So, para sa inyo, i-reset ko kasi ditong nakalagay na auto, meron ang nakalagay na 805. So, yan po yung total kilometers na na-ride ko. So, ayan. So, actually, dati 3,000 yan at na-reset ko din. So, ayan. So, i-reset na natin para sa inyo. So, ayun guys, gagamit lang tayo ng panundot dito sa mga bilog na yan. So, ang i-example ko na lang na panundot ay itong pin ng bola. So, ayan. So, kahit ano namang basta merong matulis na bagay na panundot dito sa, yan, dito. So, dito, pipindutin natin yung AC para ma-reset lahat. So, pindutin mo lang siya ng mga 2 to 3 seconds. Yan. So, yan. So, tignan mo siya sa harap. Yan. Meron yang nakalagay na... Wait lang. Focus natin. So, yan guys. Meron yang nakalagay dyan na km. So, kilometers per hour. So, meron din yang kapag pinindot mo tong mode button. Meron din yang mph. So, miles per hour. So, ang gagamitin ko, which is yung kilometers per hour. So, pindutin mo lang ulit. So, ayan. Kapag naset mo na dito, so, depende na sa sayo din naman yan kung ano yung gagamitin mo. So, para sa akin, ang gagamitin ko yung kilometers per hour. So, ayan. So, after nun, ay pipindutin mo tong set button. So, ayun, ang nakalagay dito is 26. So, i-check mo na lang kung ano yung sizes ng gulong mo. So, makikita mo naman yan dun sa gilid ng gulong mo. So, ayun, at i-check ko din muna sa akin. Ayan, dito mo yan makikita sa gulong mo. Which is, itong sa akin is 26 by 2.10. So, 26 air siya. So, 26 air. Kung ano naman yung ginagamit mong size ng gulong, so, kapag centimeter naman gagamitin mo, ayan. Kapag bibili ka ng bago, which is meron naman yung kasamang manual na merong mga guide dun sa mga sizes. So, ganyan. Pindutin mo lang ulit. So, ayan. 27. So, naka-include na yan dun sa 27.5. So, merong 16, 18, 20, 22, 24. 26. So, ayun. So, wala siyang 29 air. So, hanggang 27 lang siya.
So ayan, iset ko na siya sa 26 dahil 26 naman yung size ng gulong ko. So after nun, pipindutin natin ulit tong set button. So ayan, so makikita nyo yung 24 hours or as known as military hours. So pipindutin mo lang tong mode button para meron kang choices, which is 12 hours. So yan yung standard hours natin. So which is ang gagamitin ko itong standard hours. So yan, 12 hours. After nan, ilolong press mo lang itong mode button. So ayan, nailipat na siya dito sa time kung anong oras ngayon. So iseset ko muna siya. And then kapag gusto mong ilipat naman dito sa minutes na, kasi ang oras ngayon sa akin ay 3:54. So ilolong press mo lang again ito. Ayan, lumipat na. So iselect mo lang kung anong oras na. So ayan, pagkatapos mong naset yung oras dito, ipunditin na natin ulit itong set button. So ayan guys, so yan, time, TM ay nakikita nyo dito, which is kapag tumatakbo na, so dyan nare-record kung anong oras yung tinakbo mo. Tapos kapag pinindot mo itong mode button, so makikita dyan ang distance. So DTS, so distance po yan. So kung gaano kalayo yung ni-ride mo, o gaano kalayo yung na bike mo. So pindutin mo ulit itong mode button para makita mo. Ayan, AV, so yan po yung average kung gaano ka lakas yung takbo mo. And then pindutin mo ulit, makikita mo dyan ay MX. So max, kung gaano kabilis yung napatakbo mo. So dito marirecord kung gaano kabilis yung pinakamabilis mo na natakbo. So marirecord yan dito. Then kapag pinindot mo ulit ito, ay nakalagay dyan ODO. So dyan yung kilometers na matototal or malalagay lahat yung mga na-ride mo. So kung gaano nakalayo yung napuntahan mo. So yan, start from zero. So from kanina na 805 kilometers na. So down to zero kasi nireset ko. At kung gusto mo namang i-restart ulit yung time, distance, average at saka max down to zero, so ilolong press mo lang yung mode button at itupad mo kahit saan doon sa time, distance, average tsaka sa max. So magiging down to zero na yan. So ayun, ready na itong ating CatEye Velo 7 for bike installation. So ayun guys, at i-install na natin yung bike computer natin na CatEye Velo 7 sa ating mga bike. So ilalagay mo siya dito sa ano, sa left side ng fork mo kapag nakaharap yung bike. So dito yan nilalagay. So ayan guys, at meron nga pala yung iba't ibang style or iba't ibang kung saan magsisimula, kasi yung iba nilalagay nila muna yung wheel magnet nila dun sa may spokes. Sa akin naman ay dito ako magsisimula sa itaas. So pwede din naman kayong magsimula dito sa ibaba dito na ilalagay nyo yung sensor, pero sa akin dito ako magsisimula sa itaas. So ilalagay ko tong computer bracket. So ayun guys, depende naman yan sa inyo kung ano yung style na gagawin nyo or paano nyo siya i-install kung saan kayo magsisimula. Pwede nyo namang gayahin yung sa akin na dito sa itaas magsisimula. So ayun guys, at install na natin. So ayun guys, at bago nyo pala ilagay dito sa handlebar yung computer bracket ninyo. So kung meron kayong double-sided tape, kasi bago pa sa inyong bili, so lagyan nyo muna ng double-sided tape ito bago nyo ilagay itong computer bracket. So ilagay nyo na din itong zip tie dito. So i-ano nyo na siya sa butas. Ganyan. So ayun guys, ilalagay ko na siya kahit walang double-sided tape. Kasi yun na nga, nagamit ko na siya dati, wala na akong double-sided tape. So pwede naman siyang walang double-sided tape. So bali ang discarte ko dito ay higpitan ko yung zip tie dito sa handlebar. Yan.
para maitulak ko siya papunta dun sa left side at para humigpit siya at hindi umalog. So yun lang yung discard ko dito. So ayun, ilalagay ko na siya. So ayun guys, at pagkatapos natin mahigpitan dito yung ano, yung upper bracket ng zip tie or cable tie. So ito namang wire niya is ipupulupot mo siya dito sa may cable housing. So iano mo lang siya ng maayos para malinis siya tignan. So ayun, ipupulupot ko muna sa akin. So ayun guys, at ganito na siya. So nakapulupot na siya. So ipulupot niyo na lang yung sa inyo na malinis siya tignan. So after nyan, which is dito na natin ilalagay yung sensor niya. So ayun guys, at bago nyo ilagay itong sensor, so ilagay nyo muna yung double sided tape dito. And then ilalock nyo na gamit yung zip tie or cable tie yung sensor. So ayan, so ilalagay ko muna yung sa akin. So ayun guys, at nalagay ko na yung sensor dito, tsaka na lock ko na siya ng zip tie. So after nun, which is ilalagay natin itong wheel magnet dito sa spokes. So kayo na bahala kung saan nyo banda ilalagay. So ayun guys, meron naman kayong makikita dyan na parang merong guhit. So dapat itong wheel magnet, which is dyan yan matatapat. So itong magnet nya, so dito yan nakaganyan yan para ma-detection ng sensor. So hindi dapat nakaganyan dun. So dapat dito sa left side. Ganyan. So ilalagay ko muna. So ayun guys, at nalagay ko na yung wheel magnet. So ayun guys, nilevel ko lang siya dito sa ano, ipapakita ko sa inyo. So ayun guys, at nalagay ko na siya dito sa ano, tinapat ko lang siya dito. So pwede din naman siya dito, kaso medyo masyadong mababa na. So ayan, susubukan natin kung gagana ba. So ayan, ilalagay na natin itong by computer natin dito sa computer bracket. So ganyan, i-atras mo lang, and then mag-lock. So baka merong magtanong sa inyo kung paano naman siya tanggalin. So ididiin mo lang itong computer tsaka sabay tulak pataas. So ganun lang naman siya kasimple. And after nun, alagay na natin. So subukan natin i-test ride kung gumagana ba siya. So let's go. So ayan guys, so nakikita nyo. So ayan, gumagana naman siya. So ayan. So ganun lang naman guys, napaka basic lang naman yan, napakadali lang, so kayang kaya nyo yan. So yun guys, at kung nagustuhan nyo tong video na to, give the massive thumbs up and then like, at share nyo na din tong video na to sa mga gustong matuto kung paano mag install ng bike computer sa kanilang mga bike na Cat Eye Velo 7. Kung hindi ka pa nakasubscribe, just click subscribe and then click the notification bell para updated ka palagi sa ginagawa nating mga video. So ayun guys, at marami pa tayong video at vlogs na gagawin. So ayun, and see you on my next vlog. And this is Chardel Adventures.